Ayan, itong 21st century, ang giyera natin po ngayon ay giyera ng kalikasan laban sa pananaw ng mga tao na akala nila ay kaya nilang kontrolin magpakailanman ang kalikasan. It cannot continue the way we are running our lives and every aspect of our lives today. Nagsasalita na po kalikasan. Ang tingin ko po, hindi lang kalikasan nagsasalita. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kalikasan. Yung sendong ay isang matinding sermon ng Panginoong Diyos na ibinigay niya sa atin ngayong panahon ng Adyento bago magpasko. Matindi po itong sermon na to. May maraming namatay. Kaya kung ihiwalay pa rin natin itong pangyayaring ito, sa hinihingi sa atin ng Diyos, hinihingi sa atin ng Inang Kalikasan, mauulit. At baka bumalik na naman sa Antique, baka bumalik na naman sa Maynila, si Frank at si Ondoy. At pag paulit-ulit tayong magsasara ng mata at ng tenga at ng puso, isang araw, permanente na yung pagkasara. Tayo na rin po yung biktima. Ikaw, Patrick, ikaw, Bong, ako, wala na tayo. Nilamon na rin tayo, hindi ng kalikasan, kundi ng epekto ng ating kapabayan, ng ating katigasan ng ulo't puso, ng ating kaswapangan. Kaya nananawagan ako sa mga gobernador, nananawagan ako sa gobernador ng Antique, kung ikaw'y tunay na gobernador, mahalin mong kalikasan. Huwag kang maniwala sa mining corporation, huwag niyo na pong ipilit sa mga taong bayan na malaki benepisyo. Malaking benepisyo ng mining sa iyo, sa inyong mga nasa pwesto. Napakaliit ng benepisyo sa taong bayan. Kaya niloloko, huwag natin paloko, huwag tayong magpaloko, at huwag natin rin lokohin ang iba. Ang pinakaayaw ng Diyos ay ang mga sinungaling at manloloko. Kaya binigyan tayo ng isang matindi at napakasakit na leksyon ngayong Kapaskuhan, si Sendong. Magpasalamat tayo, hindi dumating si Sendong dito sa San Jose Antique. Pero, hindi nangangahulugan na hindi pupunta dito si Sendong.